So, hello mga kapatid. Continuous po natin yung pagbasa natin. Chapter 11 na po tayo ng Genesis, verse 1 hanggang 32. Ang Tore ni Babel. Sa simula'y iisang wika at pagkakapareho ang mga salitang ginamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Ang tisa ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. At ang sabi nila, halik sayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang turing itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay magkaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga minabalak nilang gawin, hindi magtatagal at gagawin nila ang anuman ng kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang sila ay hindi magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ang lahi ni Shem. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taong makalipas ang baka, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arkasar, na si Shem ay 100 taong gulong na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon ng ibang mga anak. Nang si Arpasad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki at Shela. Namuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa sila ng ibang anak. 30 taon na noon si Shela na maging anak siya, maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 43 taon at nagkaroon ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Piling. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang anak. So dito po ipinapakilala yung mga lahi-lahi po at yung mga anak, kung sino yung naging anak at kung kailan sila namuhay o nabuhay sa mundo. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Piling si Rio. Nabuhay pa siya ng 209 na taon at nagkaroon pa sila ng iba pang mga anak. Si Rio naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Sero. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon pa ng maraming anak. Si Sero ay 30 taon nang naging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din sila ng iba pang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera na sila'y 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 na taon at nagkaroon pa ng iba pang mga anak. Ang lahi naman ni Tera. 70 taon si Tera ng magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor, at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor, at si Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur at sa Kaldeya. Napangasawa ni Abram si Sarah at napangasawa naman
ni Nahor si Melkana, anak ni Haram na ama ni. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur Kaldeya kasama ang kanyang mga anak na si Abram ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Pupunta sila sa Kanaan, ngunit nung dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tera sa gulang na 205 taon. So, amen. At ito po yung mga lahi-lahi nila dito sa ating mundo, kung paano po nag-umpisa ang mundo, kung paano po lumawak o namayagpag ang mga tao noong una po, mga kapatid. At pinaunawa po dito yung mga lahi-lahi sa mga bawat anak ng lahi ni Noe, mga kapatid. So, yun lang po, mga kapatid. And next chapter tayo, mga kapatid. At nawa po ay andyan lang po kayo at patuloy na makinig sa ating kwento. Isipin natin po kwento natin ito, diba? Parang nagkukwento lang po. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, pag lumalim na po tayo sa mga ibang chapter, ito pong ating Bible. So, wala po akong Bible dahil sa Google lang po ako. At wala po akong Bible. So, pag-uwi ko po ng Pilipinas, talagang hindi pwedeng hindi ako makakabili ng Bible. And talaga naman pong ito pong Bible ay law po natin or batas ng ating buhay. Alam niyo po kung bakit batas ng ating buhay? Dahil po ito po yung pinakamanual ng ating buhay upang tayo po yung maayos at maging matuwid, mga kapatid. Di ba po ba, pag tayo bumili ng phone, halos lahat po tayo ay mga cellphone, ay may makikita po tayo manual upang hindi po tayo magkamali. Hindi po ba? So, yun po yung pinakang manual or guide na ating titignan upang alam natin kung saan tayo pupunta at ano ang ating pipindutin upang maging maganda ang paggamit natin ng ating cellphone. Ganun din po sa mga sasakyan, may mga manual sa mga cabinet po, di ba? May mga guide-guide po yan. Lalo na sa cabinet, pag isang pagkakamali mo, babaklasin mo na naman yan, at pag nagkamali ka, masisira. So, ganun po yung ating buhay. Ito pong Bible, ito pong salita ng Panginoon, ay ito po yung pinakamanual ng ating buhay upang maging matuwid at maging maayos po ang ating buhay, mga kapatid. Tayo po ay hindi mapunta sa maling landas o kasalanan o kasamaan na ating tinatahak ngayon. Ngunit ang mga tao po ay hindi nga po alam ang pinakamanual ng ating buhay. Akala nila po ang pagbabasa ng Bible ay karimari-mari mo. Wala pong time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ngunit ito po pala ay magdadala sa atin ng mabuting buhay o manual ng ating buhay upang maging matuwid at maging maayos po ang takbo ng ating buhay hanggang sa dumating po ang rapture. So, di ba po, dami pong hindi nakakaalam na ito po ay ating kailangan sa araw-araw ng buhay. So, yun po. And I hope po na talaga po ang lahat po, tayo po'y manalangin na ang bawat isa po sa atin ay mabuksan na po ang mga puso't isipan at tayo po ay magbalik loob. Wala pong mawawala sa atin kung tayo po ay lagi magbabasa ng Bible. Ngunit kahit po tayo nagbabasa, kailangan po isa sa puso po natin at isa sa gawa. Dahil walang saysay kung tayo po ay magbabasa lang, kailangan po isa buhay natin ito, mga kapatid. Kailangan i-apply natin sa ating sarili kung paano po natin gagawin ang araw-araw natin na pamumuhay na bilang maging isang godly people or maging isang godly man sa maging katulad tayo ng isang Panginoon. So, bakit tayo dapat maging katulad ng isang Panginoon upang nasa matuwid po tayo yung pananalita natin, yung mga pangungkilos natin, yung mga kilos na gagawin natin ay maging katulad ng isang Panginoon. So, yun po, mga kapatid. Tandaan po natin ang Bible po. Ang Bible po ay isa pong manual ng ating buhay na dito po tayo dadali sa tama at kasiguradong tagumpay, kapayapaan at
kapahintayaan sa mga kasalanan ng mga nagawa natin. So, yun po. Ingat po lagi and God.